Eto nga guys, paano nga ba tayo magbayad dito sa Cashflow? Kung makikita nyo guys, may offer sila na 1,000 to 7,000 pesos kapag first loan natin. So dahil nga may loan na tayo, magbabayad po tayo. So one time payment natin, due date natin bukas. And then ito po yung babayaran natin, 2,189.22. So dito, i-click natin itong pay now. And then ito po yung pagpipilian natin na over the counter, 7-Eleven, ECPay, Robinson Bank Business Center, DigiPay, SM Business Center, Western Union, Bayad Center, TouchPay. So dito naman sa remittance guys, pwede tayong magbayad via Cebuana, level your bills, payment. And then ito po yung available guys kapag operating hours lang nila. Say online bank naman, Robinson Best Payment, tsaka BDO, bills payment. So digital payments natin guys, available po ang GCash, Maya, payment via Cashflow website, ShopeePay, payment via Bayad app, Lazada, Cebuana Express, Palawan Pay, and then BDO Pay. Ito yung mga digital payments. So dito tayo sa ating GCash. So itap natin yung GCash. And then dito nga guys, payment instruction, lagay na GCash app, go to menu and choose pay bills, select loan, choose Cashflow input required details. So ilagay natin yung loan ID natin, enter your Cashflow registered mobile number, and then amount na inutang natin. And then may note dito, service fee will be charged as applicable. Kindly make sure that you have enough balance in your GCash wallet. And then number 6 guys, you will see a payment receipt and SMS confirming your payment from GCash to Cashflow. And then 7, your payment will be posted real time to your loan account through Cashflow app. So 15 digit guys yung may copy-paste natin na loan ID kasi kailangan natin yan sa GCash. So, screenshot muna natin to. And then, punta tayo sa ating GCash. And nga guys, may naman po yung GCash natin na 2,224.43 pesos. So, paano tayo magbayad dito sa Cashflow? So, i-click natin itong bills. Itap po natin itong loans. And then, hanapin po natin. I-search natin yung billers natin, Cashflow. Yan. Yan po si Cashflow. So, posting period, real time. So, ilagay natin yung babayaran natin dito na 2,189.22. And then, enter loan ID, yung kinapipaste natin dun kanina. Make sure guys na 15 numbers po yan. And then, ilagay natin yung mobile natin, mobile number, and then email address natin. So, kailangan nyo lang guys na i-enter yung amount na babayaran nyo, and then yung loan ID nyo, mobile number, and then email address nyo. Pagkatapos nyan guys, i-next po natin. So, ito na nga guys, Cashflow confirmation, you're about to pay. So, 2,189.22 using your GCash. And then, ito na po yung loan ID natin. Make sure guys na 15 numbers po yan, and then mobile number natin na ginagamit sa Cashflow, and then yung email address natin. Then, dito, i-confirm lang natin kung tama naman po yung details. And then, ito na nga guys, yung payment received ng Cashflow guys. Ito na po yung ating receive. Dito na yung amount paid fee, account, and then account number, and then email address natin. I-save po natin yan para proof natin if in case na hindi pumasok. Then, i-okay natin. So, yun guys, nakapagbayad na tayo. And then, punta tayo sa ating dashboard ko. Ayan, nag-text na po si Cashflow. On behalf BFI, we thank you for your payment. So, yan, nabawasan na yung available balance natin dito sa GCash. Ngayon, i-check naman natin yung apps sa Cashflow or sa text nila. Ito na nga guys, paid na tayo sa ating utang na 2,189.22. So, wala na tayong current guys. Ayan, you do not have a loan. So, tingnan natin sa ating home. Ayan, pwede na tayo ulit mag-apply. Pwede sa cash loan, Lazada loan, shopping store, invite friends. So, sa invite friends guys, ilagay ko na lang po yung link dito sa baba ng description box at saka yung referral code na pwede nyo pong gamitin para mag-approval po kayo. So, yun naman guys. Bye-bye.